Ayan. Okay, so start na tayo. Sinong wala dito? Si Ella, where's your camera, Ella? Nagkuha pa po siya ng microchip. Okay. Kumain na ba kayong lahat? Apa. Apa. Okay, kumain na. Kumain na rin ba si Yushi? Nakamute si Yushi eh. Okay, so kanta muna tayo isa ha. Yung song natin kanina, yun yung pag-aralan natin. Wow, pansit. Sarap naman. Ayan, i-share ko yung song ha, tapos kantayin ulit natin. Hi, Ian! Tagal kita din nakita, Ian. Pau-pau ah. Ayan, kantahin natin. He was there to comfort Joseph in the jail. He had found a safe and the lion of God. And he gave Joseph's sons and daughters again. And protected Daniel in the lion's den. Comfort.
Ayan. Okay, sinong magpa-volunteer mag-pledge? Okay, si Pau Pau. Sino magpa-volunteer mag-law? Oh, miss pa daw si Ella. So, sino maglo-law? Si Yushi or si Zia? Okay. Oh, nagsabay pa sila. O, sino sa inyong dalawa kaya? Okay, si... Okay, si Zia na lang. Magpo-pray na lang si Yushi. Okay lang ba, Yushi? Pray. Okay, thank you so much. Okay, start na tayo. Okay, pwede kayo mag-open ng microphone? Ayan, on kayo ng microphone. Start tayo kay Pledge. Go, Ella. Nakamute ka, girl. Pledge to... Si Popo po, di ba? Ay, si Popo ba yung pledge? Apo. Ayaw nga pala, miss pa si Ella. Go, Pau Pau. Sorry. Dementia. Sure. Go, ano, Pau. Go! Sa akin. Oo, sabihin mo pledge. Go, pledge. Pledge. Nakalimutan mo na? Sabihin mo, please raise your right hand. And repeat after me. Are you right, na? Repeat after me. Go. No. Pledge. Sabi mo, pledge. Pledge. Because Jesus loves me. Go. Jesus loves me. I will always do my best. Ready? Ready? From. Okay, good job. Okay, go law. Go Zia. This is your... This is your right hand. This is your right hand. Please raise your right hand and put it on your left chest and repeat after me. And repeat after me. Law. Jesus can help me to be obedient, be pure, be true, be kind, be respectful, be attentive. Be helpful. Be careful. Be thoughtful. Be reverent. Thank you, Zia. Ano yun, Pau Pau? Lobat ka na, Pau Pau? Oh, malis na siya. Lobat daw. Okay. So, please close your eyes. Magpe-pray si Yushi. Yushi, ikaw na, Yushi. Naka-mute ka pala, Yushi. Ayan. Salamat po. Amen. Ah,
Nababa. Tapos na. Nagahang yung ano ni Yushi. Ayan. Amen daw. Ayan. Nagahang yung kanyang video. Okay. Let's sing our adventurer song. Ayan. Welcome back, Pau Pau. Let's sing our adventurer song. Sabbath. Araw na. Panghiling sa Diyos. Panghiling sa Diyos. Papa. Hindi. Ako po. Hindi. To observe the Sabbath day by keeping it holy. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. Remember. Apo. Apo.
Diba. Isa lang. Teacher, naghahang ako. Hindi ma- Ayaw camera. Okay lang. Basta naririnig mo ako. Nandiyan ka naman, di ba? Sagot ka lang pag may tanong. Okay? Opo. Okay. Ayan. So, huwag natin kalimutan ha. Remember, ang 6 days ay maraming araw para maglaro at gumawa ng mga bagay na pansarili. At ang Sabbath day ay iisa lamang sa loob ng isang linggo. Next. Sabi dito, pwede bang basahin to ni Ella? Uminom muna ng tubig. Uminom muna ng tubig. Si Pau-Pau, pwede bang basahin ni Pau-Pau? O, i-help ni Mama Tin? On that day, no one in your household may do any work. This includes you, your sons and daughters, your male and female servants, your livestock, and any foreigners living among you. Ayan, thank you po. Okay, so sabi dito, sa loob ng ating bahay, wala daw dapat gagawa. Kahit daw yung mama, yung papa, yung ate, yung kuya, yung katulong, kahit daw yung mga alaga natin na hayop, bawal silang pagtrabahuin kapag araw ng Sabado. Ayan. So, nagtatrabaho ba kayo pag araw ng Sabado? Apa. Wala. Hindi. Wala. Akala ko nagtatrabaho si Pau-Pau. Okay, next. Ayan. Dahil sa loob ng 6 na araw, ginawa daw ng Panginoon yung... Ano yung ginawa, Zia? Basahin mo nga, Zia. Araw, buwan. For in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and everything in them. But on the 7th day, He rested. That is why the Lord blessed the Sabbath day and set it apart as holy. Ayan. So, ang Sabbath day pala ay hindi lang siya basta nagpahinga. Talagang inilaan ng Panginoon yung Sabbath day para lang ipagpahinga lahat ng kanyang nilikha. Okay. So, tuwing Sabbath day, nagbabanding yung Panginoon kasama ang lahat ng nakakaalala ng Sabbath day. So, kapag naalala natin ang Saturday, kasama natin si Jesus. Okay, sinong kasama natin? Jesus. Amen. Jesus. Kapag nakalimutan natin yung Saturday, sinong kasama natin? Satan. Si Satan. Tama, si Satan yung kaaway. Okay, next. Ayan, sabi dyan, keep the Sabbath day holy. Okay, pakibasa nga ng red line, Yushi. Kaya mo ba? Oh, abasan niya. No. Oh.
Tama. Don't pursue your own interest on that day. Pag sinabing own, sariling interest. But enjoy. Enjoy daw the Sabbath day and speak of it with delight as the Lord's holy day. Nag-enjoy ba kayo pag Sabbath day? Yes, we do activity. Di ba nag-activity kayo na? Mm-hmm. Hindi lang activity, no? Nagtatakbo-takbo pa yun, no? Doon sila sa church, na? Sobrang enjoy, no? Okay, so sabi dyan, honor the Sabbath day in everything you do and don't follow your own desires or talk idly. Then, the Lord will be your delight. Okay, pakibasa nga Ella nung sa baba. I will give you. Go, Ella. I will give you the Sabbath. I will give you great honor. Satisfy you with inheritance. I promise to your sister Jacob. The Lord have spoken. Ayan. So, ayan daw. Kapag tayo daw ay sumusunod, sinunod daw natin yun, nagpahinga tayo. O, di ba magpapahinga lang tayo? Di ba? Yun lang yung utos ng Panginoon, magpahinga lang tayo. Alalahanin lang natin siya. So, sabi ng Panginoon, kapag di daw natin nakalimutan yung Sabbath day, ay i-keep niya yung promise niya sa atin. At ano yung promise na yun? Ang promised land. So, sa atin sa ngayon ay, ang promised land natin ay ang langit. Okay. Next. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng own interest? Ayan. Ano nakikita nyo sa picture? Takbuhan. Nagtatakbuhan. So, asaya-saya nila, no? Ayan. Sa church natin, bawal din tayong tumakbo sa church. Kasi, maliban sa bawal ang maglaro, maghabulan, ay maingay, di ba, dun sa third floor natin. Maingay kapag tumatakbo, naririnig siya dun sa baba. Ayun. Pero, pwede tayong mag-enjoy nang hindi tayo tumatakbo. Tama ba? Yes. Ayan. Okay, next. Pwede ba tayong mag-jumping rope pag araw ng Sabado? Hindi. Okay, hindi. Pwede ba tayong mag-jackstone? Ano yung jackstone? Hindi sila naglalaro ng jackstone. Pwede ba tayong mag-Roblox? Roblox? Hindi po. Ayun, hindi. Okay, next. Ayan. Anong ginagawa nila sa picture? Naglalaro po ng Minecraft. Naglalaro ng Minecraft ng cellphone. Pwede ba tayong maglaro sa cellphone pag Sabado? Hindi po. Minecraft ka? Ayan, hindi tayo pwedeng maglaro ng cellphone kapag Sabado. Ayan, kasi mawawala yung ating kaisipan sa mga makalangit na bagay. Next. Ayan, anong ginagawa nila? Nanood ng TV. Ano sila ng TV? Ano kaya yung pinapanood nila? Ba't parang gigil na gigil sila? Wala silang pinapanood. Wala ba? Kasi puti lang yung screen. Okay. Wow, tuwang-tuwa sila sa puting screen. Okay, so, baka nanonood sila ng movie o kaya kung ano man yung tuwang-tuwa sila. Kaya ganyan. So, bawal din natin gawin yan kapag Sabado ang manood ng walang pumapalabas. Wow, tayo manood ng hindi banal. Okay, or mga palabas na ano, hindi holy. So, minsan may mga nanonood pa ng horror, pag Sabado, o kaya K-drama, mga ganun. So, makakalimutan natin ang Panginoon, di ba? Okay, next. Ayan, sinong nakakakilala dyan? Hindi ko naririnig. Ako po. Sige, go.
Ayan. Ano, kilalang-kilala. Kahit di marunong magbasa, naalam agad ah. TikTok, tama. At YouTube. Ayan. So, pwede tayong gumamit ng YouTube kapag approved ni mother or approved ni guardian kung ano yung pinapanood natin. Pero dapat alam nila kung ano yung pinapanood natin. Kapag TikTok naman, huwag din tayong mag-TikTok kasi ano yung mga music dun sa TikTok? Mga worldly, no? Mga sayaw-sayaw. Pwede ba kayong sumayaw pag Sabado? Hindi. Ayan, next. Araw ng Sabado na, so kembot-kembot, no? Okay, next. Ayan. Ano nakikita nyo dyan sa picture? Naglalaro ng laruan? Mm-mm. Pero nasaan siya? Karnalaruan. Mm-mm. Inom lang ako tubig. Sige po. Ayan, naglalaro siya. Pero nasaan kaya yung bata? Ito. Nasa church po. Tama, nasa loob siya ng church. Ayan, pwede bang maglaro ng laruan sa loob ng church? Bawal. Kasi mawawala ang ating kaisipan kay God. Okay. Pero maraming mga bata ang gumagawa niyan kasi naboboard sila, no? Kayo ba, naboboard ba kayo sa church? Magdalaw pa yung mga tali. Wow. Si Pawpaw ba? Naboboard ba si Pawpaw sa church? Ay, naboboard siya ngayon. May dala siya sa salamin. Okay, next. Ayan, anong ginagawa nila sa picture? Ako siya. Umiinom po sila ng parang coffee ba yan po? At saka nagsa-cellphone. O, tama. May ganyan ba sa church natin? Habang nanonood ng cellphone... Sana all. Tama yan, dapat wala kayong makita na ganyan. Kasi bawal yan sa church natin, yung ano, may panonoodin sa cellphone. Tapos ano kaya yung pinapanood nila? Ba't tuwang-tuwa sila? Diba? Ayan. Baka nanonood sila ng meme. Ay, may camera na si Joy. Joy, hi! Ayan. So... Ayan, no, huwag tayong manonood ng mga ganyan kapag araw ng Sabado, mga meme, mga nakakatawang nawawala yung ating kaisipan sa kabanalan ng Sabado. Ayan. Ganun din ito, ayan, nanonood din sila. Next, ayan. May gumagawa ba neto sa church? Wala po! Okay, tama ha. Pag may gumawa sa inyo ng ganyan sa church, isumbong nyo kay teacher ha, o kaya sa inyong parents, kay ate, kay kuya. Yan. Okay. Ang tawag dyan ay bully. Ayan, nananakit ng kasama sa church. May nananakit ba sa inyo sa church or kayo yung nagpapaiyak ng iba sa church? Wala po. Okay, good job. Ayan, naranasan nyo na ba yan sa church? Pinaiyak kayo? Hindi. Okay, good. Yan. Walang mga away sa church, hindi no? Siyempre, hindi lang sa church, pati sa bahay, walang mga away. At huwag papaiyakin yung kapatid. Ayan. Pinapaiyak ba kayo ng mga kapatid nyo? Buti na lang, hindi ko narinig si Ella. Naka-mute. Okay. Okay, so, ayan. Dapat love-love lang yung kapatid. Next, ayan. Ito daw yung dapat gawin kapag Saturday. Ayan. Ano yung ginagawa nila, yung mga bata? Sila ay? Nagsising kumakanta. Kumakanta, tama. Baka na Bible. Yan, ganyan din kayo na dapat matuto na rin kayo magbasa, no? Kasi... kapag nagbabasa kayo ng Bible, mas makikilala nyo si Jesus. Ayan. At kumakanta naman kayo palagi sa church, di ba? Yan, tama yun. Ganun dapat ang lagi nating gagawin. Ayan, anong nakikita nyo dyan? Nagbabasa! Nang? Notebooks! Bible story. Ayan, no? Bible story yung mga binabasa nila, no? No, pati yung maliit doon sa gitna, oh, nagbabasa na rin. Ah.
Ayan. Maganda magbasa ng Bible story. Kahit tingin-tingin lang ng, ayan, merong Bible story si Zia, oh. Ayan, di ba? Ang ganda. O, kahit picture lang, tingin-tingin lang ng mga picture, okay na yun. Tapos, ano, kwento nyo lang kung ano nangyayari doon sa picture, ganon. Ayan. Next. Wala ako Bible story. Mm-mm. Okay, anong ginagawa dyan sa picture? Go, Zia. Bible story. Nagsusulat ko. Bible story. Mm-mm. Ayan, nagsusulat. Okay, tayo sa adventure na madalas tayo gumawa niyan, nagsusulat, nagda-drawing, tama ba? Ayan, nagsusulat at nagda-drawing. Sa Sabado, gagawin natin yan, ha? Attend kayo, ha? Okay, next. Ayan, ang laki-laki ng dina-drawing niya, oh. Nakahiga talaga siya sa sahig. Gusto niyo ba yan? Natapos ayaw, ma'am. Ayan, at nagpa-pray. Ayan. Okay. Ayan. Anong ginagawa kaya dyan sa tingin nyo? Nag-storytelling. Mm-mm. Ayan yan. Madalas yan ginagawa ni Mami Dino. Ayan no, ni Ate Mo Johanna. Ayan, nagsustory siya sa mga bata. Ayan. Lalo na sa ano, ibang lugar. Yan, nagta-travel pa yan si Ate Mo Johanna sa ibang lugar para lang kwentuhan yung mga bata. Kasi ang bait-bait niya ni Ate Johanna. Ayan. So, ganyan din si Ate Jamila din. Ganun din. So, paglaki nyo dapat, ganyan din. Mag-share kayo ng story sa mga bata. Ayan. Next. Ayan. Anong ginagawa nila dyan? Nag-hug. Ayan. Nag-hug sila, no? Kasi mga ano yun sila, magkapatid. Ayan. Dapat hinahug nyo rin yung... Ay, mahirap dito! Ayan. Dapat hinahug din ba kayo ng kapatid nyo? Ako hindi. Ay, panganay pala si Joy Joy. O, yung kapatid ni Joy Joy. Ayan. Nag-hug lang kami ni ate. Nag-ano? Ayan. Ano? Ella, hinahag ka ba ni Kuya mo, John Bert? Ayan. Ayan. Maganda yan pag lahat kayo magkapatid, nagmamahalan. Tapos, dapat iniingatan nyo rin yung kapatid nyo. Hindi nyo hinahayaan na saktan ng iba. Okay? Okay ba? Okay. Next. Ayan. Okay, ano pa yung gusto nyong i-suggest kapag Sabado? Anong gusto nyong gawin kapag Sabado? Go, Zia. One. Gusto ako po, ano, manood ng live. Oo, ng live na simba. Okay, kasi hindi ka nakakapunta eh, no? Pero paglaki mo, makakapunta ka na. Okay lang yan. Oo. Ayan. O ikaw, ano, Ella, anong gusto mong i-suggest na gawin pag Sabado? Mag-invent shower. Ano daw? At kakanta. Oo, oh, adventurer, kakanta. Tama. Maganda yan. Si ano, si Pau Pau, ano masasuggest mo, Pau Pau? Anong gusto mong gawin pag Sabado? Nag-iisip siya. Kakanta ng tugtog. Kakanta. Nangapapurang. Ayan. Si Joy Joy kaya, anong gusto niya pag Sabado? Anong gusto mong gawin sa simbahan? Yung magiging masaya ka. Bible story. O, gusto ni Joy Joy makinig ng mga stories. Nice. Maganda sana kung makasimba si Zia, no? Siya magsustory kay Joy Joy. Share sila stories. Okay, si ano? Si Yushi. Anong gusto ni Yushi pag nagsisimba? Hindi ko masyado maintindihan sa internet. Okay lang yan. Color? Gusto ba ni Yushi mag-color-color? Drawing-drawing?
Apa? Ayan, maganda no. Tas gupit-gupit tayo no. Ayan, dahil marunong naman na kayo gumamit ng gunting. Magagaling kayo gumamit ng gunting. Apa? Mm-mm. Ayan, gusto nyo ba to? Apa? No, saya sana no kung may damo, may malawak na damuhan sa atin no, pero isusubukan natin pag sa camping, magka-camping tayo sa malayo ha. Isusubukan natin para ma-experience natin 'to sa camping. Mag-picnic tayo tapos kakain tayo sa damuhan. Ayan. Okay? Ayan. Okay. Okay. Isaiah 66 verse 22 to 23. Pwede bang basahin ni Joy Joy? Kaya na ba ni Joy Joy magbasa? Ite. Hindi ka lang hindi. Niingay mo. Okay, go. Go, Zia. Okay lang, Joy Joy. As surely as my new heavens and earth will remain, so will you always be my people with a name that will never disappear, says the Lord. All humanity will come to worship me from week to week and from month to month. Ayan. So, tayo daw ay palaging magiging anak ni Jesus. At ang ating mga pangalan daw ay hindi mawawala sa langit kapag naaalala natin ang Saturday, ang Sabbath day. At ang lahat daw ng nag-worship sa Kanya tuwing Sabado at hanggang sa tuloy-tuloy, hanggang sa maging buwan, taon-taon, at hindi nakakalimot ay makakapunta sa langit. Okay. Okay, so may question ako. Wait lang. Ayusin natin yung tanong kasi nakita yung sagot. Okay. Let's go. Nakita pa din. It's redder than the sky, deeper than the deep blue sea. Okay, share ko na. Okay, ang question. Anong araw? Ay, di pa yata nakikita yung screen. Ayan. Anong araw? Pang ilang araw daw ang Sabat sa loob ng isang linggo? Pang ilang araw? Sinong sasagot? Pang ilang araw? May ilang araw nga sa isang linggo? Nakamute si Ella. Okay, 7 days. At pang ilang araw ang Sabado? Pampito! Ay, pang-anim. Tama. Pang-anim! Ha? Anim! Ay, tama. Pampito ba na? Pampito! Na-stress. Okay, pampito. Okay, kasi nga anim na araw, 'di ba? Para sa atin at pampito ay para kay Jesus. Okay. So alam niyo ba yung kanta na 6 days we have to work and play. The 7th day is ano? The Sabbath day is and the 7th day is the 7th is for Jesus. We rest upon this holy day. For it belongs to Jesus. Hala, hindi nyo alam yon. Sige, tuturo ko sa inyo pag sa Sabado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. 1, 2, 3, 4, 5, 6 for us. The seventh day for Jesus. Ayan. Okay, next question. What is the first word? Ayan, yung sabi ko kanina. Huwag niyong kakalimutan, ha? What is the first word of the fourth commandment? Ano daw yung first word? Ano yung word na yung kanina?
wag daw kakalimutan. So, dapat. Okay. Kapag wag kakalimutan, dapat, ano yung word? Re? Don't forget Sabbath day. Tama. Remember or alalahanin. Ayun ang first word. Okay. Okay pa ba si Pau Pau? Are you doing good, Pau Pau? Oh, akala ko may lindol na dyan eh. Okay ka lang ba, Pau Pau? Ayan. Okay pa naman si Pau Pau. Okay, ang word ay remember. Next. What does fourth commandment say created everything? Ano daw yung nilikha? Sabi sa fourth commandment, ano daw yung nilikha? Lahat-lahat ng nilikha, ano daw yun? Magbigay nga kayo ng isa. Go, Yushi! Sabbath, tama. Galing nga. Okay, ano pa? Ano yung nilikha? Ano yung nilikha, Pau Pau? Ano yung nilikha ni Jesus? Lipad-lip. Ha? Oh, saan ka nakatira? Sa tent. Sa tapos sa bahay. Tapos sa bahay ni Martin, tapos sa bahay ni Luna. Okay. At ang bahay mo at ang bahay ng tita mo at ng mama mo ay nasa earth. Ayan. So, nilikha ng Panginoon ang earth. Ano pa ang nilikha ng Panginoon, Ella? Plant. Plants. Tama, mga halaman. Ano pang nilikha, Yushi? Ayan sa tika ko eh. Ano yung buda ang ina? Okay. Tapayin ko na yung ilawang. Ayan. Okay, so hindi makasagot si Yushi. Nag-iisip pa yata si Yushi. Nilikha ng Panginoon ang heaven, yung mga stars, yung sun, yung mga halaman, yung mga ibon, at iba pang hayop. Ayan. Yung iyong mga dog, mga pet ninyo, hamster. Ayan. Meron ba kayong hamster, rabbit? Yan, nilikha lahat yan ni Jesus. Next. Ayan, magbigay kayo ng isa na hindi nyo dapat gawin kapag Sabado. Ay, nakamute si Ella. Hello! Tama. Nag-hello at nag... manonood ng hindi about Jesus? Tama. Very good. Alakas ng memory, ah. O, yan. Si Joy Joy, may naalala ba? Ano yung hindi dapat gawin kapag Sabat? Puy. Okay, nagahang si Joy Joy. Okay. Ayan. So, ayan, tama yung sinabi ni Ella. Huwag daw gumawa ng mga bagay na hindi banal. Ayan. Do personal desires, talk idly, and do any work. Okay. Based on what you read, should we look forward for Sabbath? According dito sa ating napag-aralan ngayon, excited ba kayong magsimba every Saturday? Okay, good. Maganda yan. Maganda kapag na-excite kayong magsimba every Saturday. Dahil marami tayo natututunan tungkol kay God, tungkol sa Panginoon. At kapag tayo ay mas nakikilala natin siya, mas lalo tayo nagiging close sa Kanya. Gusto niyo ba maging best friend si Jesus? Papa. Tama. Ako din. Gusto ko din yun. Kasi kapag best friends kayo, lagi siyang kasama mo at lagi kanyang pasasayahin. Diba? Meron pa ba? Ayan si Jesus. Kasama niya si Adam at si Eve nung
nasa Eden pa sila. Lagi silang magkasama, iniikot nila yung buong mundo. Ayan, yung buong garden. Ayan, yan, nanonood sila ng sunset, nakahiga sila sa garden. Ayan. Okay? So, ayan, magkakaroon tayo ng activity ngayong Saturday. So, pwede kayong gumawa ng banner. Ayan, ng scrapbook. Magdala kayo ng mga pictures na gusto nyong dalhin at mga artworks na gusto nyong dalhin. Colors, ganon. Or mga stickers kung meron kayo. Ayan. Okay, so tapos na ang ating lesson na Delightful Sabbath. May natutunan ba kayo tonight? Wala. Oh, sad naman kay Pau-Pau. Kasi iniikot-ikot mo yung phone mo eh. No? Okay lang yan. Pag nakauwi ka dito, tuturuan kita ng ano, face-to-face. Okay? Ayan. So, may natutunan si Yushi, may natutunan si Ella, hindi na nakabalik si, ano, Zia. Ayan. So, ang builders, after po netong class, Andrew ha, huwag ka umalis pag nag-dismiss sila. Okay, so let's sing our closing song, God's Love. Teacher, tapos na? Hindi pa po. Ang BCB lang po.
Okay, ayan. So, remind ko lang sa builders, pa-end pa lang yung class ng BCB, kaya wag na lang kayo sumabay sa miss pa. Okay, so remain kayo after ng BCB. Parang nakasimangot si Amber. Are you okay? Are you okay, girl? Okay. Okay, so magmi-miss pa na si Ella. Go, Ella! Miss pa. For the Heavenly Father. May our Heavenly Father watches over us. Who watches over us. Watch over you and me. Watch over you and me. Until we meet again. Until we meet again. Ready for us. Okay, thank you, Ella. Okay, see you tomorrow again, Ella, ha? BCB, ha? Adventurer, attention. Okay, BCB. Adventurer, BCBs. Dismiss. Mom, thank you, Mom. Okay, isa pa. Nakamute yung iba. One more. Adventurer, BCBs. Dismiss. Mom, thank you, Mom. Mom, madulas ka din. Thank you so much. See you ulit tomorrow. Bye-bye. Yeah. Thank you for attending. Kailan yung camping? Sa November po. Malapit na? Opo. Mga ano, mga 60 tulog na lang. Matin, matutulog daw. Matutulog na Pau-Pau, ha. Sleep na maaga. Good night, Pau-Pau. Good night, Choy-Choy. Thank you. Good night, Ella. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Thank you, Ma'am Joy. Thank you din, Pau-Pau. Thank you, Ate Tin. Ma'am Joy. Mamaya, kikita tayo, ha. Opo, sige po. Bye-bye. Bye-bye. Kita tayo sa panaginip. Paalam. Kita. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Nagbabay na siya. Bye, Joy-Joy. Ayan. O, ayan. Tayo na lang naiwan. Ayan. So, tapos na si Naya kanina kasi, ano, maaga siya natutulog, di ba? Ayan. So, sino sa inyo ang mag-pledge, maglolo, at mag, ano nga, miss pa? Ay, may bisita tayo ah. May pogi dyan ah. Kanino kapatid yan? Ah, kapatid mo AJ. Kaya pala magkamukha kayo. Ayan. So, siya yung magpa-praise car. Joke lang. So, sino yung magpa-pledge? Amber. Sino maglolo? Ito daw, maglolo. O, nawala si AJ. Ah, si AJ maglolo. So, si Andrew ang mag mimiss pa. Okay, let's start. Okay. Okay, yung kanta kanina, yun ulit yung bago nating song, no? Kantayin ulit natin. Ayan, para mapag-aralan nyo. Bago ha. Oh, hindi tayo worthy ngayon.
Because Jesus loves me, I will always do my best. Go long. Go, please raise your right hand and put it on your left chest. Go. Raise your right hand. Put it up for me. And repeat after me. Jesus can help me too. Jesus can help me too. Be obedient. Be obedient. Be pure. Be pure. Be kind. Be kind. Be faithful. Be respectful. Be attentive. Be attentive. Be careful. Be helpful. Be helpful. Be helpful. Be cheerful. Be cheerful. Be thoughtful. Be thoughtful. Be thoughtful. Be reverent. Be reverent. Okay, good job. Okay, let's close our eyes. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for this wonderful evening. Guide us, dear Lord, as we study your word. Guide us, dear Lord, as we study our Wise Steward Award this evening. Guide these children, dear Lord, na Panginoon na marami po silang matutunan at may apply sa kanilang buhay at maintindihan, Panginoon, at kayo po ay mas lalo nilang makilala. In Christ's holy name we pray. Amen. Amen. Okay, so our topic for tonight is Wise Steward. Okay, let me open that up. Okay, habang binubuksan natin ang ating PowerPoint, pwede nyo bang explain sa akin kung naiintindihan nyo yung word na steward? Stewardess? O nga, no? Stewardess. Di ba yan yun? Taga-silbi? Taga-sunod? Yes po. Yes po. Ah, sino pa may idea? Si Andrew ba may idea? Ayan. Okay. So, this is part of your curriculum. I can make wise choices. So, what is a choice? Patay na lahat ng camera nila. Wala na akong student. Paano ko kayo makikita niyan? Okay. So, choice. Parto ng choice. Diba last time ang topic natin about sa media critic? Nakagawa ba kayo? Anong araw na ngayon? Lunes ba ngayon? Okay. Nagawa nyo ba yung kahapon? Nakagawa ba kayo? Nakarecord ba kayo kung ilang oras kayo gumamit ng laptop, ng cellphone? Hello. Okay. So, ngayon hindi rin kayo nakarecord. Dapat bukas makapag-record na kayo, ha? Wala ka binigay sa amin eh. Okay lang, sulat nyo na lang sa paper. Kanina nag-cellphone ako. Ah, so, alam mo kung anong oras ka nag-cellphone? Hindi. Okay, so ganun ha, pag gagamit ka ng cellphone, sulat mo na lang sa paper anong oras. So, tingin ka sarilo, limbawa 9 a.m, nag-cellphone ka, tapos natapos ka ng alas 12. Ganun. Okay? Ayan. Mamaya mag-laptop kami. Natapos kami ng... Oh, yan, i-record mo. Okay? Wait lang.
Inano ko lang kasi may naninigarilyo dito. Naaamoy ko and naninikip ang aking dibdib pag nakakaamoy ng sigarilyo. Okay, so why Steward Award? Steward means tagapangalaga. So, sino ba or meron ba kayong inaalagaan? Meron na ba kayong inaalagaan? Wala po. Wala? Si Andrew, may inaalagaan ba? Wala po. Wala ka rin inaalagaan? Naku. So, maganda tong lesson natin. Malalaman nyo kung ano yung mga dapat alagaan. Okay, eto. Why Steward Award? Pakibasa ako, Andrew. Hindi yata narinig ni Andrew. Oh, wait lang ha. Alam ko lang kung sino yung naninigarilyo. Okay, ayan. Nabasa na ba ni Andrew? Hindi pa po. Okay, go Andrew. In the beginning, God created the heaven and earth. Genesis okay. One. Verse 1? Mm-hmm. 1 to 31. Tama. Okay, so sabi dyan, sino daw? Who owns everything on earth? According dyan sa nabasa ninyo, sino daw yung may-ari ng earth at saka ng heaven? God. Tama. God. Kasi, bakit siya? Kasi siya yung? Gumawa ng heaven pati earth. Mm-mm, tama. Sabi dito sa Psalms 24:1, pakibasa ako, Ate Amber. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. Okay. Psalms 24 verse 1. Okay, so ang earth daw ay pagmamayari ng Panginoon. Everything, ang lahat ng nasa mundo, ang buong mundo, at ang lahat ng nakatira sa mundo. So, sino may-ari? Ang? God. Panginoon. So, kayo ba ay pagmamayari ng Panginoon? Opo. Ang mama nyo ba ay pagmamayari ng Panginoon? Opo. Yung bahay nyo? Opo. Yung cellphone nyo? Opo. Okay. So, basically, lahat na, pati food nyo, pati buhay nyo, ang pagmamayari niyang Panginoon. Masaya ba kayo doon? Opo. Yes. Si Andrew, masaya. Ayan. Okay. Bakit kayo masaya? Kasi pagmamayari kayo ng Panginoon. Okay, good. Kala ko di kaya happy. Okay. John 1, 1 to 3. Kaya bang basahin ni Ate AJ? Yung maliit po. Yung malaki po. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. John 1:1-3. Mm-hmm. Okay, so sa pasimula pa lamang ay nasa kanila na ang word. Ang word na tinutukoy dito ay si Jesus. So sa pasimula pa lang si Jesus ay kasama na ng Panginoon at ang Panginoon ay kasama ni Jesus at si Jesus ay nasa umpisa pa lamang. Okay, saan pumunta ang dalawa? Hi. Okay, pag-aalis magsabi ng ano ha, permission to leave, ma'am. Si Amber, umalis na. Okay, hintayin natin si ate mo, Amber. Ayan. Okay, ha? Pag mag-aalis, magsabi, permission to leave, ma'am.
Okay, through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. So, pakita ka AJ. Sa pamamagitan daw ni Kristo, ang lahat ay nagawa at kung wala siya, wala ring nagawa. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, wala tayo. Describe a wise steward. So, katulad ng tinanong ko kanina, steward, tagapangalaga. Pakibasa ako, Andrew. A wise steward is one who carefully performs his or her duty and takes care of the things God has given to all of us. Our body, our community. Ayan, okay. So, ang wise steward, pag sinabing wise, matalino, steward, tagapangalaga. Matalinong tagapangalaga ay sabi iniingatan or ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho na alagaan ang mga bagay na binigay ng Diyos. So, ano ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos? Una sa lahat, ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating kalusugan, ang ating mga kagamitan, ang ating pamilya. So, Ate AJ, pwede mo bang sabihin kung paano mo napapangalagaan ang iyong pamilya? Ano po? Kaya mo bang i-explain kung paano mo napapangalagaan ang iyong pamilya? Naaalagaan mo ba yung family mo? Yes. How? Sa anong paraan? I'll go. Tinutulungan sa mga ginagawa nila. Okay, tama. Pwede yun. Siyempre, pag tumulong ka, mababawasan yung pagod nila at naaalagaan mo ang kanilang health. Tama. So, ano pa? Sa anong bagay pa kayo naaalagaan ninyo? Ang inyong katawan, paano nyo naaalagaan? Pagkakain ng malusog na pagkain. Tama, kakain ng malusog na pagkain. Ano pa? Okay, yung pinag-aralan natin kahapon ba yun? Ayan, paano natin napapangalagaan? Okay, matulog ng maaga. Dahil pag natutulog tayo ng maaga, ano yung naaalagaan? Ang ating brain, ang ating heart, ang ating buong katawan. Kasi kapag nagpapahinga ang katawan, gumagaling yung mga sakit-sakit sa loob. Pero kung hindi tayo nagpapahinga, ma-overwork tayo or ma-overheat. Alam niyo ba yung na-overheat? Yung cellphone nyo, pag palaging bukas at ginagamit kahit nag-charge, di ba umiinit yung phone? Sa rabbit namin eh. Ayun. Nagtrabaho yung rabbit nyo? Hindi. Ano? Nasa initan. Ah, nasa initan. Na-heat stroke. Ah, iba naman yun. Okay, so na-heat stroke siya. Okay, so tayo, napapagod tayo at nagkakasakit kapag nasusobrahan. Kaya dapat, kailangan natin ng pahinga. Ayan, so paano natin napapangalagaan ang ating environment? Ating paligid. Naalagaan nga ba natin? Okay, sa loob ng kwarto, paano natin naalagaan ang ating bahay? Maglilinis. Okay, maglilinis. Ayan. At kapag malinis ang paligid, malayo tayo sa mga sakit-sakit. Ayan. Okay, paano natin napapangalagaan ang ating talento? May talent ba si Ate Amber? Pag-drawing. Nice, pag-drawing. Si ano, Kuya Andrew, may talent ba? Ah, magalingin sa pagbasa. Nice, Andrew. Si Ate AJ, anong talent? Paglalaro. Pati mag-drawing. Ah, drawing din. Oo, parang nakita ko to si ano nag-drawing sa church. Mm-mm. Okay, so ayan, may mga talent pala kayo sa pag-drawing. Paano nyo daw magagamit ang talent nyo na ito para sa Panginoon? Kaya nyo bang mag-drawing para kay God? Kaya nyo bang i-drawing yung heaven? Kaya ko. Ayun. Sige nga. Meron tayong ano sa Bible eh. Merong description dun eh. Kung ano itsura ng heaven. Sige. Itisend ko sa inyo yung ano, yung blood, drawing verse. Namin.
Oo, yung verse, tapos try nyo i-drawing. Oh, at dahil pagbabasa yung kay Andrew, si Andrew lang yung magbabasa. Bakit? Drawing ko pala yung verse. Nagdodrawing din ba si Andrew? Ah, okay. Lagi nag-drawing. Ah, nagdodrawing rin pala si Andrew. Eh, tatlo kayo, maganda yun. Tapos try nyo i-drawing yung heaven. Kung may intindihan nyo kung anong itsura ng heaven. Sige daw. Okay. So, let's go. Yung verse? Oo. Okay, pwede mong basahin ni Andrew Malakay. Basahin mo daw. Yung maliit. Ayan, Malakay 3 verses 8 to 10. I'll go, Andrew. Will Amir. Baka di tayo naririnig ni Andrew. Naririnig ba tayo ni Andrew? Andrew, sabi daw. Ah, baka di tayo naririnig. Oh, si Ate Amber na lang magbasa. Will Amir, mortal rob God, yet you rob me. But you ask, how are we robbing you in tithes and offering? You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Ayan. Oh, hindi nga. May problem yata si Andrew sa audio niya. Dapat siguro mag-headset ka, Andrew. Ayan. Hindi ka rin marinig. Ayan. So, sabi dyan, kaya ba daw nating pag nakawan ang Diyos? Hindi po. Paano pumunta yung ano? O nga, no? Para ba natin mananakawan yung Diyos na nasa langit siya, no? Hi, Anilu! Anilu! Hello! Go! Umiiyak. Ayan. So, according dito sa ating verse, nananakawan daw natin ang Diyos. Di ba pagmamayari tayo ng Panginoon? Di ba? Opo. Okay. So, kung yung mga bagay na pagmamayari niya ay hindi natin binabalik sa kanya, ninanakawan natin siya. Pero ang sabi dito, pwede natin daw siyang pagnakawan sa tithes at offering. So, example, meron kayong talent at hindi pa kayo kumikita ng pera, pero yung talent nyo, hindi nyo naman na ibibigay sa Panginoon, hindi nyo na o-offer. Ibig sabihin, yung talent na yun ay ninanakaw nyo. At hindi niyo siya binibigyan ng bahagi. So, ang tao na hindi nagbabahagi ng kanyang talent para sa Panginoon ay pwedeng gamitin niya sa masama at pwede 'yun kunin ng Panginoon. Hindi 'yun lalago. Okay? So, example, nagdo-drawing kayo pero yung mga drawing niyo hindi niyo naman ino-offer para kay God. Yung pagdo-drawing niyo, pwede paglaki niyo, makalimutan niyo na 'yan, hindi siya lalago. Kasi hindi siya na-o-offer para kay God. Okay? Malinaw ba? Malinaw ba, Ate Amber? Ayan. Okay, next. So, bibigyan ko kayo ng envelope sa Sabado. At try nyo magbigay ng offering kahit piso lang every Saturday. Ayan. So, explain ko sa inyo, no? Okay namin yung envelope. Hindi po. Kasi mapupunta yun sa church eh. So, makukuha nyo ulit yun sa Sabado ulit. Okay? Opo, may nagsasalita po. Wala daw nga marinig si Andrew. Ayun. Ano sabi ni Andrew? Hindi raw niya tayo marinig. Hello. Friend ko ba si Andrew sa ano? Facebook? Po. Friend ko ba si Andrew sa Facebook? Ay, hindi ko yata siya friend. Hindi. Nagulong. Sa ano lang. Then, dito lang sa builders. Oo nga. Hindi ko nga siya friend. Kasi naka-live ako sa Facebook. Baka pwede niya mapakinggan sa live. Sira yata yung ano niya, volume.
Hindi siya naka-headset. May headset ka ba ano? Ah, baka may headset si Andrew. Meron yan. Earphone. Kuha ka daw earphone, Andrew. Dito daw marinig. Ayan. Nababasa naman niya. Siguro habang nagsasalita ako, itatype ko na rin, no? Char. Loko-loko naman yung caption nito. Mas-stress ka lang sa caption nito eh. Kay Andrew yan eh, yung ano. Okay. Ayan, naka-headset. Ay, naririnig mo na kami? Ka na? Naririnig mo kami? Dinig mo kami? Naririnig mo kami? Sabi ni Anilo, ate! Hindi ka namin marinig. Ayun, naririnig ko si Anilo. Hello? Yes, hello, yes, ko. Naririnig namin. Hi, Anilu. Anilu, hello. Hello, mama. Ayan, okay na. Naririnig na. Good job. Mahina sa'yo, Teacher Joy. Parang ano siya, parang nasa malayong ay, lugar. Eh. Ah, talaga? Okay lang yan. Okay. So, ayan, no? Explain ko lang ulit na yung ating tithe. So, kapag meron tayong pagmamayari, nagbibigay tayo ng tithe sa Panginoon. So, ang tithes ay 1/10 ng total na pag-aari. Ibig sabihin, example, meron kang 10 pesos, ang 1 pesos doon ay para kay God. Ang 9 pesos ay para sa'yo. Okay? So, yun ang pinakaano ng tithes. At ang offering naman ay kasing halaga ng tithe. So example, ang piso ang 10 pesos, 1 peso ay tithe. Ang offering mo rin dapat ay 1 peso din. So pareho sila ng halaga. Pero since hindi pa naman kayo nagtatrabaho at wala pa rin naman kayong mga allowance sa school, okay lang kahit piso-piso lang ma-offer nyo. Basta ma-practice nyo lang magbigay every Saturday ng offering. Okay ba 'yon? Ma'am, yes, ma'am. Okay. Good. Okay, next. Ayan. So, ayan. Kung love na love nyo magbigay ng pera para kay God, pwede kayong maggawa ng sarili nyong mga lagayan. Mag-decorate kayo gamit ang mga lumang bote or cup noodles. Ayan. Tapos lagyan nyo ng design. Tapos i-separate nyo per apat. Ayan. Pwede sa, etong pera na to ay para sa gagastusin ko para sa sarili ko. Number 2, iipunin ko lang to para sa future ko, para may pang-college ako, ganun. Number 3, pang tithes. At number 4, pang offering. Ayan. Okay? So, sa ating church, ang tithes ay napupunta sa Amerika. Pag nagbibigay tayo ng tithes, napupunta yun sa Amerika. Ang offering naman ay napupunta sa church natin. Okay? So, kapag nagbigay kayo ng tithes, sa ibang bansa yun napupunta. Kasi kumakalat yun sa lahat ng Adventist sa buong mundo. Pinapampatayo ng simbahan. Ayun. Lahat ng Adventist? Opo. Tapos yung mga tithes natin, nakakarating yan sa ating mga missionary, pagkain ng mga missionary, mga pumupunta sa mga bundok, para lang mag-serve sila doon, mag-preach ng gospel. Ayan. Ayan. Next. Ayan. Patapos na tayo. Use magazines, picture. Pwede kayo magdala bukas ng magazine or picture or anything na comics, mga luma yung papers yan, may mga picture. Ayan, tapos pwede kayong gumawa daw ng collage or poster na nagsushow. Ayan, can buy baby school materials and more. Gagawa kayo ng poster about sa paano pangangalagaan ang likha ng Panginoon. Pwede paano nyo alagaan yung katawan nyo or yes? Nasa ano ka sa Sabado? Nasa church ka?
Opo, nasa church ako na sa Sabado. No, Sabado kasi, ano, dumating ang aking period. Alam niyo ba yung period? Hindi po. Kama, char. Ang period ay yung ano, yung regla. Alam niyo ba yung regla? Hindi po. Hala, hindi din. O, alam ni Andrew. Si Andrew ang may alam. Ako rin. Alam ng... Ayan, eh kasi ako kasi may problem kasi ako sa ovary. Kaya kapag dumarating yung aking period, ako ay naninigas. So ayun, na-emergency ako noong Sabado kaya hindi ako napunta ng simbahan. Hindi ako nakagalaw. Oo, sa sobrang sakit. Naninigas sa sobrang sakit. Ayan. Okay? Ah, maninigas. Mm-mm. Ayan. So, binigyan kayo ng activity, no, ni Ma'am Yumelet. Pero sa susunod pa natin gagawin yun, eh. Kaya okay lang. Ayan. So, dala na lang kayo ng gunting, ha. Huwag nyo kalimutan yung gunting kasi wala tayong gunting, eh. Para hindi kayo maghiram-hiraman. Oh, may gunting kayo dyan. Ayan. Next. Each Sabbath in our worship service, we take an offering. Ayan. So, every Saturday, may nagbibigay ng offering. Sa tingin nyo ba ay interesado ang Panginoon sa kung magkano yung binibigay ninyo? Tama, hindi. Hindi mahalaga sa Panginoon kung magkano yung binibigay ninyo. Ang pinaka-importante sa Panginoon ay yung binibigay nyo ito ng tao sa puso. Hindi kayo nagdadamot at hindi masama ang loob nyo pag nagbibigay. So, yun ang gusto ng Panginoon, yung merong kusa at may pagmamahal, hindi yung napilitan lang. Okay? So, kahit sa bahay, ang gusto rin ng mga magulang natin ay yung kumikilos tayo ng tao sa puso at hindi yung napipilitan lang. Okay? Kasi iba yung trabaho na may pagmamahal kesa sa sumusunod lang sa utos. Okay? Mahal niyo ba yung parents niyo? Opo. Mahal niyo ba yung mga guardian niyo, tita niyo? Yes! Ayan. Kapag tinutulungan niyo sila na mag-alaga ng bahay, ay nababawasan niyo yung kanilang stress at kapalit nun, mas lalo nilang kayong mamahalin. Mas lalo nilang mararamdaman na nakakatulong na kayo sa bahay at napapagaan ang kanilang buhay. Okay? So, ang tawag dyan ay service, na kapag serve tayo sa iba at masaya ang Panginoon dun. Basta, hindi lang tayo na a-abuse. Kasi pwedeng ma-abuse tayo ng mga taong tinutulungan natin. Okay? Pag sinabing abuse, yung gagawin na tayong abusuin na tayo sobra-sobra na yung tayo na nagtatrabaho sa lahat-lahat. Yun, ang tawag doon ay abuse. So, maganda yung nagtutulungan lang. Okay? Tulong lang. So, may tulong ka, may tulong din siya, you work together. Ayan, maganda yun. Okay? Ayan. Last na. Okay, go, Amber. A wise steward will take special care of his or her belongings and finances, as well as their talents, because it was given by God. They will use their talents to further the work of God. Ayan. Okay. Iba yung fiancé, ha? Yung fiancé, mapapangasawa yun. Okay. Ito nakalagay, finances. Okay. Sabi dito, a wise steward daw ay naaalagaan or namamanage niya yung kanya mga pagmamayari. So, kung lahat ng mga gamit natin ay nai-offer natin sa Panginoon, plus lalo daw itong pararamihin ng Panginoon. So, sabihin nga natin, gano'ng karami ang damit ni Amber? Di na magkasya sa damitan. Wow, di na magkasya sa gamitan. Anong mga gamit kay AJ ang pinakamarami? Kasya po. Hindi na kasya rin. Damit din yung pinakamarami kay Amber. Kay Andrew, ano yung pinakamarami? Ayos yan, Amber. Books. Yun. Kasi, lagi nagbabasa. So, pag naglagi nagbabasa, dadami talaga ang collections, no? Papagkalooban ka ng marami. So, ganun din sa talent natin.
Kapag ginagamit natin ang ginagamit, lalo na sa mabuti, yung talent natin ay dumadami. Okay ba? Ma'am, yes ma'am. Okay. So, ayan ang ating assignment. Ayan, magdala kayo sa Saturday ng... Pero sa Saturday, may practice tayo for induction. So, maganda kung pumunta talaga kayo kasi yun lang yung time natin para makapag-practice. Sa 27 kasi, walang tao sa church, I think. Dahil sila nasa camping, tama? Nasa Bataan sila. So, closed church ba yun? Ah, may tao naman pala sa church. So, pwede ulit tayo mag-practice ng 27. Pero, magiging kulang na tayo sa 27 kasi may mga sasama sa camping yata. Tapos, sasama ba sila Ella dun? Oh, hindi pwedeng sumama si Ella, no? Kasi hindi nga kayo pinayagan sumama, eh. So, dapat hindi sila pwedeng sumama, no? Okay. So, pag sabihin natin, no, dapat ba sumama yung mga maliliit? Okay. So, ayan. Yan, dala kayo sa Sabado, magpa-practice tayo ng para sa induction at the same time, yung activity natin for today. O kung gusto nyo... Joy, isi-send ba yun si JC? Yung dadalhin. Gusto nyo isend ko sa GC? Sige, okay lang. Ah, sige, isend ko sa GC para ma-reminder. May pin, no? Napipin na sa messenger, eh. Ayan. So, any question about sa wise steward? Kaya nyo na bang maging wise steward? Oh, hindi daw. Oh, at dahil dyan, bibigyan kita ng assignment. Ay, kaya ko na pa. Isi-send ko yung assignment sa GC para mababasa ni guardians nyo. Ayan. Okay, so prepare si Miss Pa, si ating nag-iisang key prince dito. Prince Among the Thorns. Ating kantahin ang ating closing song, God's Love. God's Love, it's so wonderful.
Na? Ayan. So, magsasend ako ng mga quiz sa Kahoot. Review-review lang. Hindi naman ganun kahirap. And yung assignment sasend ko sa JT. Gagawin ko pa. Hindi, kahit bukas okay lang. Basta buong week. Okay. So, bukas namin sasagutan. Ay, i-review. Pwede naman. Kahit hanggang Friday. Ilalagay ko yung date hanggang Friday. Ayan. Para sa Sabado, tapos nyo na lahat. Okay. Go, Prince. Miss pa. Rewrite. Yes, you. Miss pa. Miss pa. May our Heavenly Father. May our Heavenly Father. Watches over us. Who watches over us? Watches over you and me. Watch over you and me. Until we meet again. Until we meet again. Ready front. Okay, ready front. Okay, mag-short prayer tayo. Nakalimutan natin. Please close your eyes. Thank you so much, Heavenly Father, for everything that we have learned tonight. Kaya thus, dear Lord, nawa Panginoon, hindi namin ito makalimutan bukas at nawa Panginoon, amin po ito maalaala every day. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa mga dalangin. Ingatan niyo po kami sa aming pagtulog. Nawa Panginoon, napadalan niyo po kami ng mga angels sa aming tabi at ingatan po kaming lahat. Ito lamang po ang aming sa mga dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. So, adventurers, attention! Builders, dismiss. Ma'am, thank you, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. Okay, nakalimot si Andrew magsalot. One more. Assure. Wow. Builders, attention. Okay, Anilu, sali ka, Anilu. Alam, wala pa. Wala pa. Okay, attention. Builders, dismiss. Ma'am, thank you, ma'am. Good job. Okay, thank you. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Teacher, teacher. Bye, Andrew.